Panghihina, pagsusuka at pagkahilo, ito ang sabay-sabay na naranasan ng 5 tao sa barangay Bunlag, Kalasyaw, Pangasinan. Yan ay matapos daw silang kumain ng kabute. Inulam daw ng mag-inang Geraldine at Jaden Prado ang atsyarang kabute Lunes ng tanghali. Pinulutan naman ito sa inuman ng asawa ni Geraldine na si Jeffrey at mga bisita na sina Joel Paramio at Sheila Manalang. Dahil sa naramdaman, nagpa siya silang magpa-ospital sa araw ding yon. Matagal pa yung ano eh, yung reactions nung ano, lason. Okay, ma'am. Kasi kumain kami mga 1, tapos nahilo ako 4 na po eh. Nakalabas na ang mga pasyente sa ospital kahapon. Kwento ni Geraldine, kinuha lang ng kanyang asawa ang kabute sa likod ng kanilang bahay. Ano siya eh, pabilog yung ganyan niya, yung sa payong niya, tapos... Medyo malaki yung puno niya. Okay. Yun nga lang, pagkakaiba pag kinain mo kasi nagtaka na ako nung kinain ko. Medyo malambot siya. Ayon sa health officials, kinaing kabuti nga ang sanhi ng pagkakalaso ng mga pasyente. Nanawagan ngayon ng Municipal Health Office sa publiko na maging mapanuri sa kinakain lalo na ang kabuti. Hindi kasi lahat ng kabuti maaaring kainin. Maaari sana sa ating mga kababayan, magingat-ingat po tayo sa mga nakukuha natin, mga napupulot. Na akala nila eh edible, safe kainin. Ilan sa mga sintomas ng food poisoning ang pagkahilo, paninikip ng dibdib, pagsusuka at labis na pagdumi. Even if it's like that, you have to rush the patients to the hospital kasi there is an immediate need. Baka yung gastric lavage, kailangan ilabas nila yung mga nakain nilang mga pagkain na may laman na contaminated nga, na may laman toxins. Jasmine Gabriel Galban, Nagbabalita, Pilipinas.